days, binigyan agad kami ng best ng match ng game number 3 kanina doon sa match number 1. Pero looking back dito, Team Payaman versus Cuteboys, day 3 na lang, that's ML natin. Ang Cuteboy ay galing sa qualifiers natin at ang Team Payaman naman ay galing sa invited teams natin. Uy, thank you for that information, ano, Kent. And ngayon, andito tayo sa drafting phase natin. It's going to be the first pick sa Team Payaman. Napili na dito ang isang Mathilda na, okay naman tayo, nasa isang capability, kung ano, rather, ang capability ng isang Mathilda, lalo na sa board siya, Kent, and to early phases of the game, sobrang kati ng mga quiz na pwedeng ibatingin dito. And at the same time, support system with a guiding wind, malaking tulong na to, lalo na kapag nasa posisyon yung ating mga Team Payaman kung saan low health at hinahabol sila dito na ating Team Cuteboy Esports. And again, Kent, what are your thoughts with the Jawhead and for sa pick for Team Cuteboy Esports? Kinuha nila yung Jawhead gawa nung ating isang Matilda dito para hindi sila magkaroon ng problema sa early game poke mechanism ng Team Payaman. Pero yung Parsa, maganda yan sa sustain. Pwedeng pang early, pwedeng pang middle, at pwedeng pang late game. Pero nagpakita na agad dito ang Team Payaman ng kanilang jungler, which is the Nathan. Pero ang Team Cuteboys, tinatago pa rin nila ang kanilang baraha. Actually, Kenta, no, sa isang pakita pick for the Team Payaman, alam naman natin ito na usually sobrang nakakontest yung pag-pick dito ng isang pakita. Pero good thing that they have the pakita on their favor. And for the side of our Team Cuteboys, for very tournament draft, itong dalawang teams natin ngayon, at napili nila si Benedetta na medyo sobrang hirap din namang habulin. Ang sketchy kasi, Kent, ng isang mga Benedetta, lalo na na-pick pa ng Cuteboy Esports. So, ano yan, they have banned also the Rafaela. Ayaw nila ng sustainability or pwede yung maging healing galing na pwede ma-pick dito na for the Team Payaman. And o kaya magiging third pick, fourth rather pick dito ng Team Cuteboy Esports. Dahil kulang pa sila ng isang sustaining hero or isa pang titan rather. At yung core hero, di pa natin nakikita for the side of our Team Cuteboy Esports. Pero sa Cuteboys Esports, pwede nilang gamitin yung Benedetta as kanilang jungler. Pero inubos na kasi nila sa banning phase nila yung lahat ng assassin na pwede nilang gawing core. Baka MM na rin ang ipick nila as a jungler ng Cuteboys Esports. Tignan natin, maya-maya lamang. Uy, pero napili nila ito isang Eve. So, kasi si Farsa, ano yung kanyang ultimate na Feathered Airstrike. So, malaki na skill nito, laki na scope niya sa mapa. At meron pang Eve. So, in terms of trying to lure out the members, ano, or pipigilan nila dito, kaya nila i-penetrate with the ultimate sa dalawang teams natin, magiging effective kaya ito, Ken, kasi dalawang malambot na hero and ano to, magiging side lane siguro si Eve, ano, then si Farsa sa middle lane. Doon ngayon ko lang makikita, guys, kasi dalawang ganyang klaseng hero sa isang lineup ngayon ang matutungkayan natin for the Cuteboy Esports. Cuteboy Esports, gumagawa sila dito ng bagong meta, pero yung Parsa siguro ang magsa-side lane dito sa Cuteboy Esports. Tama-tama lang din naman yung counter hero na pinili ng Team Payaman, which is the Alice, para kung mag-ultimate skills man, the reward manipulation, the Feather Airstrike ay pwedeng ma-cancel within the skill o ng isang Alice. At ayun na nga, isang Benedetta nga ang lumabas na jungler sa Cuteboy Esports. Okay, so yun kasi actually medyo nakakapanibago, kaya na yun ang magiging lineup nila dito, ano, for the side of our Team Cuteboy Esports. Pero ito yung naging lineup nila, guys. And for me, I think medyo mahirapan dito ang Team Cuteboy Esports kasi wala silang ganong magiging sustain. And it's going to be only the Jawhead to be the somehow frontliner together with Poveyos. And even if it's enough, ano, sa dalawang teams sa atin ito, talaga, guys, kumakaroon na tayo sa ating lineup doon. Man, versus Team Cuteboy Esports, game number 1, pasok tayo dito, Kent. Team Payaman, composing of Mathilda, Nathan, Paquito, Alice, at isang Ruby, para naman dito sa Cuteboy Esports, meron silang Jawhead, Eve, Bobius, Parsa, at isang Benedetta. Nagbabakbakan na agad dito sa may middle lane, talagang postuan na agad sa Little Wanderer. Ayaw nilang ibigay yung kayang ibigay ng Little Wanderer sa kanilang additive mechanism sa kanilang team. Alam mo naman kasi yan, Kenta, no? Every objective counts kasi
dito sa series number 10 natin yan. And as we can see, guys, wala pa namang 1 minute at wala pa rin tayong makitang potential for a first blood, pero mukhang meron niya rin doon sa lane reaper side natin. It's going to be a 4v2 situation kung saan si Chrissy ay pinupuruhan nila ng damage output. But with the help of the flicker dito, Kent, makakatakas lang din naman siya sa crucial na situation na nangyari down to the mid lane. Dynamic talaga ang nangyayari sa ML natin ngayon. Yung first blood ay nakukuha sa Battle of Mito Wanderer. Pero yung nasty Coco na Cuteboy Esport ay ginugulo lang ang isang Nathan sa pagkuha niya ng red buff. Alam niya na mas mahalaga yung red buff. Pero maganda ng pasok ng mga kakampiyan at si Payaman at tinagas within the ejector ng isang droid para makatakbo ang kanyang core na si Benedetta. And now, moving on, pero middle lane, ako, tatlo agad dito yung rotation, so medyo nape-pressure si Eve, at di talaga makalabas sa kanyang turret. And now guys, 1.5 minutes, I think meron tayong abangan na skirmish down to bottom lane. Pero syempre nakaramdam si Chrissy, ang ganda ng kanyang map awareness, ano, talaga nga, hindi muna matutuloy kung ano man yung nag-game plan doon ng ating Team Payaman. Amoy ko na ang first blood dito sa first 2 minutes ng game na ito. Dito sa middle lane, nagpapakpakan, nag-iisa si Ruby, which is the tank na team Payaman. Well, pero bumak na sila, disengage na daw, medyo kapos pa yung damage output ng isa nating Eve at Parsa. Mamaya tayo dito tayo sa McTurtle. Maganda ang pwesto dito ng Cuteboy Esport at walang nakakaramdam sa team Payaman. Pero tignan natin kung pupunta ba yung Nathan, at mukhang first turtle of this game will be on the side of Cuteboy Esport. Medyo malayo kasi yung mga members from the team Payaman, kaya medyo wala tayong nakitang contest doon sa turtle, first turtle na security ng ating team Cuteboy Esports. Pero good thing, ano, Ken, dahil malaking advantage na yun nakuha ng ating Team Cuteboy Esports. For the Team Payaman, wala pa rin naman sila nakukuhang casualties, so medyo magiging slow phase itong laban natin for the game number 1. And down to the bottom lane, ejector na nga dito, di na natin makakaalis, no guy team win, but with the help of the flicker, no it won't be, and that's going to be the first pod for the side for Team Cuteboy Esports. Hinabol ng ibong maya ni Parsa si pare mong Reggie, pero kanina nung nakinukuha ng turtle ng Cuteboy Esport, sinubukan ng TP na una yung blue buff ng Cuteboy para meron naman counting exchange, pero hindi nangyari yon sapagkat yung Johed naramdaman niya walang pumupunta, sumilip agad siya doon sa may blue buff, at ayun na naagrabyado ang plano ng team Payaman. Agrabyado nga naman yung plano dito, pero syempre wala pa rin naman sila nakukuha ang casualties ngayon, Kent. Medyo magiging delikado to, pero wala eh. Almost 4 minutes pa lang naman nakalipas, so wala pa naman tayo makita nga sino yung may advantage as of now. Very ano lang, slow pace lang to. Hindi gano'n nakaroon na masyadong mabibigat na skirmish. Pero na circling eagle. Just a pick mo. I am down with the last hit coming from that Nathan. Will surely get another kill. We are at the almost 4 minute mark with the overall 1 standing natin na as of now. So meron tayong exchange troll, pero ngayon kasi, Kent, hindi makukabasin natin, hindi sobrang agresibo. Pero mga magiging agresibo dito. So, kuya mo pakita with 11 tie job. And syempre, ito na si Pobeus. Talagang kumakaldag sa mga members natin, Team Payaman, para mabigay lang na maraming damage out. Pero for the rest back, for Team Payaman, may pareho manipulation pa coming from the backline just to give a lot of damage out. And that's going to be a 1-to-1 kill exchange dito sa dalawang teams natin, pero ayaw pa rin tumigil dito ni Chrissy at gusto pa niyang kumuha ng isang casualty, pero wala muna, tapang reset lang dito yung mga members natin from the board of the teams. Grabe yung 1-2 combination ng Cuteboy Esport dito. Pagkalapag ng real-world manipulation na yun, agad yung Feather Airstrike. Pagkalampas mo doon sa covered court, pero meron dito Circling Eagle, at yun, yatap na naman yung Parsa. Although nakapatay sila kanina, pero binawian agad sila. Nakukuha pa yung Golden Tower. Lamang na dito ngayon, pero hindi nagkakalayo sa may goal differences. Pero yung isa natin ngayon, nahihiram pa kumuha ng red buff niya. Mamamatay ata dito si KSNY. At ayun, yatap. Ginamitan ng flicker nando yung Benedetta ng Letter Final. Nananakot na siya, pero hindi, disengage na daw, hindi na namin mabawi ang buhay ni Johed. Disengage muna ng bahagya, sabi nga naman dito nating Team Cuteboy Esports, kasi ayaw niya mag-commit dahil kulang sila ng dalawang membro kanina doon sa may river side. Tamang reset muna. At this point in time, we are at the 5 minutes mark, pero Team Payaman dito may lamang na dalawang kill against Team Cuteboy Esports. Pero 5 minuto pa lang yan, guys. At marami pa tayong pwede makita kung magkakaroon man ba ng advantage pa ang Team Cuteboy Esports later on.
Pero Lana, kahit may advantage silang 2 kills dito ay hindi naglalayo yung gold difference nila. In fact, lamang pa nga yung Cuteboy Esports when it turns sa gold lead. Pero ito, nandun yung ejector, mamamatay atay na ginamit yung MP. Pero nananak sila, yung binita na ginamit naman yung final blow, nananak po, wala na tinatamaan. Nation at mukhang babanata pa ng demonic force. Nandun yung Pobius ginamit yung second skill na Matilda para makalis yung Ruby at disengage na ata. Tama na daw yung isa, 4 pa yung nakuha nila at 30 seconds na lang lalabas na yung turtle. Ito na nga ba yung pangalawang turtle natin for the game number 1. At kung papansinin natin guys, medyo malayo dito yung ating Team Cuteboy Esports, though matagal pa lang na 20 seconds pa until the second turtle to respond. Pero kailangan na makuha ito ng Team Payaman. Since sa Cuteboy Esports, sila nakakuha ang ating unang turtle. Pero syempre, as of now, tama makuha lang objectives. Focus lang sa goal dito ng dalawang teams natin. Pero good for Team Cuteboy na nakasecure sila ng turret dito kahit sa may middle lane. Kakadyan Lana, sabi ng Team Payaman, hindi naman daw kill yung basihan. Kaya tower ang uunahan namin. Pero nandun na yung entropy. Pero hindi nila nakikita si KSN when nandun lang pa sa bush. Gagamitan niya na i-get at ginamit na. Nung rearward manipulation yung player. So parang kuha retribution by the Nathan at nanganak mo na sila. Sabi nila lumugin na sila yung pakito na ka na sa Benedetta. 2-0 kill, double kill for the Benedetta. And now sa may middle lane natin meron commotion, pero mukhang Cuteboy Esports mamatay nila dito yung ating turret from the bottom lane kasi yun daw yung kanilang goal. At tingnan natin kung kaya i-def to ni Kuya Mutsu kasi syempre kalaban niya ang dalawa dito. Pero syempre as of now makakaback muna si 2 at wala muna makukuhang turret dito ang team Cuteboy Esports. Moving on to 7 minute mark, we have seen a lot of engagement sa dalawang teams natin na to. Pero as of now, kasi Kento, medyo pantay pa yung ating score. And even the golden pantay na pantay, wala pa namang kaano kalaking kalamangan. Pero on the bottom lane, ang kulit ng Team Cuteboy Esports. Gusto ma-pick up dito si Pakito at tamang reset right after kasi medyo mag-overextend sila doon. At baka makalimutan nila dito, Kento, no? Yung dapat nilang kinukuha, yung mga objectives na sayang kasi if ever man na mas madelay sila at mas mauna pa yung Team Payaman dito kumuha ng mga farms against Team Cuteboy Esports. Pero nagkaroon dito ng ceasefire. Sabi nila, wala mo na aatake, wala mo na maglalabas ng mana, wala mo na kailan. Kakakapalan tayo, kumukuha lang sila ng jungle, kumukuha lang sila ng objectives, tapos mamaya-maya daw, magbabakbakan na. Pero nandito, sa middle lane, lima na silang magkakasama. Alam nila na 30 seconds na lang ay magpa-pop up na yung turtle. Hindi na mag-clear, umakyat nga yung pakito sa top lane para mag-clear na minion webs. Pero pag hindi siya kumukada, malulugi siya sa turtle fight. Tignan mo, yung Alice doon, tsaka yung Matilda na andun naman sa gilid. Gusto nilang may magulat na skills, gusto nilang may gulat na playa. Pero pakiramdaman ng Jetter, Europea, mababa natin, lalapagan pa na, reroll manipulation. Pero sabi nila, hindi mo na sila babahatin yan dahil tank naman daw yun. Nga naman daw yun, pero here comes the turtle. Now open for grabs. At tingnan natin kasi ngayon from the other side, talagang kinupulit dito ng Team Payaman that they are very eager to secure this one. But as of now, we are seeing a lot of engagements down to the middle lane. Dumako naman tayo sa may turtle feet na talagang kinupulit dito ng Team Cuteboy Esports. Very eager to get this one. At tingnan natin kung papayag ba yung Team Payaman kasi na I'm expecting for a massive teamfight, for a good contest and getting this turtle. At sa kinakadirap Cuteboy Esports, pero syempre with that elect of the final blow just to pick off that one that's going to be the mega skill play from the Cuteboy Esports. And yeah, Poveyos kumakaltag lang sa Megeddy and look at that Alice with the blood though to sustain a lot of damage output receiving from, I mean, talagang kinukuha niya or nare-receive niya from the team Cuteboy Esports. But now, Kent, it's definitely the Cuteboy Esports na sila yung nakakasecure ng maraming bagay ngayon. Sila may kalamangan. Tingin mo ba, so ito klaseng kalamangan, kapag na-maintain nila ito, is may kaya ba bang patunayan ngayon? I mean, may kaya ba bang magkaroon ng comeback ngayon ang ating Team Payaman? Siyang kaya ng Team Payaman niya basta magsama-sama lang. Pero dito sa may bottom lane, merong motion na nangyayari. Yung Pobius pero mamatay na, nandun yung Blood ng Alice, hindi pa namamatay. Pero nandun yung Demonic Force na naman, yung Matilda nandun lang, naghihintay lang. Titignan niya kung makakatakas pa sila o hindi, pero lakas na sustain. Nung dalawang hero nyo, nandun yung Entropy, nananakbo na si Nasty Coco. Pero objectives pa rin yung nasa top lane. Ang ganda ng ginagawang play ng Cuteboy Esports dito. Push na sila ng push, habang may nagkukulong sa may bottom lane. Hindi alam, we na 1-1-2. Sinasay po sa'yo ng Cuteboy Esports at Team Payaman kung anong gagawin nilang play. At nakuha na nga yung another turret secured for the side for Team Cuteboy Esports.
isa-isa na lang kinukuha yung mga turrets dito para lang din mas malaki yung mapa nilang ma-consume against sa Team Payaman. And now, sobrang confident na nga nila na makapagbigay ng malaking damage output Team Payaman, kasi kata ni Rio Marie-Presh come from Wench para mabigay ng maraming damage output and they need to go back for Team Payaman para hindi maka-receive ng mabigat na damage output. So, pinisat muna ngayon, Kent, medyo kailangan nilang kumalma. Kasi kapag sila nakisabay pa sa gitong klase, like that, pakuha na ng Chessman sa may top lane natin with a standing of 1-5, medyo nahihirapan silang bumawi ngayon ng ating Team Payaman. Sabi ni Nasty Coco Lana, anong reset? Pagbago, nandun na naman yung pakito, yung Feather Airstrike, Trajector, yung mga missile na binibigay ay mabubuhay pa ba? Mananak po, magpapapatay na lang pa sa Torre, pero hindi, nangis sa Trajector, nandun na naman yung Stonefield. Isang Eve, ayaw magpahinga ng Cuteboy Esports dito, ayaw na nilang pabueluhin ang isang Alice, ang isang Nathan na alam naman natin na nag-i-skating for the late game capabilities na laro. Gusto na nilang tapusin to sa pinakamadaling lalong panahon. Pero syempre, Kent, we are still expecting for the team, Team Payaman rather, na magkaroon sila ng comeback kasi nakikita naman natin na they are still trying to hold this game at makapag-ipon ng maraming goals para makabawi din later on. Pero as of now, guys, it's still the Team Cuteboy Esports who is taking the lead. And of course, sobrang laki na nung mapa na kukulture nila at marami na silang turrets sa destroy against the Team Payaman. Mas malaki talaga yung chance nila ngayon na kumuha ng Lord. At ngayon, kaya tignan natin kung kaya bang isa ito ng ating Team Payaman. Dito, nagbabakbakan na doon sa Lord, pero ang nakakuha ng Lord ay yung parts na nandun yung demonic first na naman. Papasok na naman sila, sasabi-sabi na naman nila yung mga silver uuwi sa Gebro, yung Feather Airstrike, pero napadulakas, dire-direcho ang clash, nandun yung slowing effect ka isang aim at nakapatay na naman sila. May Lord pa sila, nakapatay pa sila, talaga namang itong larong ito ay pumapaboy sa Cuteboy Esports. Sa tingin mo, Lana, anong pwede gawin dito ng Team Payaman para madepensahan yung darating na Lord? Well, for the Team Payaman, syempre, kailangan lang nilang kumalma at possible mag-tower rug muna sila, no? Huwag muna silang mag-overextend kasi automatic for the Team Cuteboy Esports na may diversion play silang pwedeng gawin. Plus, pwede kasi sila mag-abang sa mga bushes dito. Parang itong ginagawa na ni Johed for the side of our Team Cuteboy Esports na talagang sumisilip, ano? Kumukuha ng vision para kahit paano, mas makita niya or ma-predict nila dito kung saan ba pwede pumunta yung ating Team Payaman. Pero syempre ngayon, they need to first to focus on defending this Lord kasi mabigat tong Lord to Ken. Luminous Lord to at sobrang punat. Hindi pa ata madedep ng mabuti dito ng Team Payaman sapagkat the rear manipulation na pwede backlight at ayong Feather Airstrike ngayon hindi pa binipigay. Baka sa pinakang base na ipigay ng Don yung flicker, yung stun na isang alis ang doon sir yung eagle ng Don yung suntok riwat kanan na suntok ni Pacquiao pero nananak po na sila. Wala nang kakampe yung ilta dito at mukhang 5v1 ambush. Isa ang kapalit sa buwan ng Lord pero buhay pa pala yung Matilda, hindi pa rin namatay at mukhang mag-disengage na sila pero hindi. Nakadito sa likod yung isang ipo na nanapon na pinalabas kapalik ang alis with an ejector ng isang Johel at mukhang nakapag-dead pa rin ang Team Payaman. Na 14 seconds na Kent, malaking pa rin talaga dito yung chance for the Team Cuteboy to secure this point kasi papansinin mo wala pa rin tayong nakikitang changes for the Team Payaman pero they are still trying to hold the game. Kailangan pa rin nilang bumawi and still andun pa rin eh, present pa rin na nag-e-effort pa rin sila makabawi. Doon ang laki ng kalamangan dito or ng lead ng Cuteboy Esports in terms of the overall goal din eh. Plus sa KD kasi, kailangan naman talaga dito yung ating Team Cuteboy Esports. And as of now, medyo magiging slow phase yung laban ito since priority muna ng ating Team Cuteboy Esports to show all the melee flow sa kanilang lanes. Pero one problem for Team Payaman na dalawa na lang yung turrets na meron sila to guard their base. It's dalawa na lang yon tier 3 pa sa mid and bottom lane. Para lamang ito isang pelikula pero hindi. Anong pelikula? Suntukan na agad. Nasa gitna na tayo ng laban. Pinapasok na ng Cuteboy Esports. Masyado pa sila malala. Pero yung final blow, patay yung Nathan. Ngayon, anong gagawin nila? Naka-double kill na. Wala pa yung Matilda. Wala pa yung Ruby. Mukhang mapupush na nila to. Kaya pa bang i-dep ito? Pero ginamit yung tank nating Alice. Pero nagbabakbakan na naman. Nandun na naman yung left and right uppercut. Pang-shoot na isang pakita. Pero mamamatay siya sa kapangyarihan ng dalawang mages natin. Pinipilit yung Ruby i-sustain yung larong ito. Pero focus lang yung Cuteboy Esports sa torre. Focus lang sila.
hanggang manalo pero walang minions na dumating. Dadalawan na laban sa lima, nandun pa yung ejector, mamamatay pa yung root pin, nandun yung demonic force na naman, nandun yung blood oath, pero meron na naman feather earthstrike yan, ilalapag sa mukha yan, may real world manipulation, kumuha pa ng blue buff, at mukhang tapos na nga ito, nagbakbakan na sila, nag winter tarantula para mag-grow as a player, pero hindi yung enough para mabuhay, nandun yung feather earthstrike, yung entropy, yan ang dapat yung real world manipulation, nandun na lahat, pero mukhang tapos na, at ang game 1 ba ay mapupunta sa team, Cuteboy. Esports, anong nangyari doon, Lana? Ang dami, ang haba nung clash na nangyari doon. Actually, mahirap sabihin kasi, Kent, may pagka one-sided yung nangyari dito.